Talaga sana maganda. Kaso lang, wala nagpapahiram ng video ko. Mga kapitbahay ko, naroon man sana. Sabi ko, kahit kung bigyan ako ni Tulpo ng tulong, di, bigyan naman kita eh. Binibigyan man ni Tulpo yun, tumutulong din sa may kapansanan. Kaso lang, ayaw talaga. Sige lang, bait lang ako sa Panginoon Diyos. Kasi yung Panginoon Diyos naman, di naman ako papabayaan, mabait ang Panginoon. Di ba may kasabihan na huwag ka lang makalimot sa Kanya, di ka kakalimutan. Ilan taon na po kayo, Nay? 67. Ah, magsi-70 na din. Oo, ilan na lang taon? 70 na, pa-68 na nga po. Ah, mayroon tayong sakay na ano na senior PWD pa. So pupunta siya ng Baclaran. Meron siyang ano doon. Ano trabaho niyo doon ay? Nagtitinda sa mga Muslim. Ayun, nagtitinda daw sa mga Muslim sa Baclaran. So napaka ano yung kawawa siya kasi nag-iisa lang. Nakasaklay pa. Yun, ang gusto niya makausap si Tulpo. Nay. Birthday ngayon ni Tulpo. Ha? Birthday ngayon ni Tulpo. Saluhin sana maganda. Birthday ngayon ni Tulpo? Oo. Oh, buti alam ni Nanay yung birthday ni Tulpo. Oh. So kasi solid talaga ang panto si Nanay. Naka-video ako na ya. Yun, kung sinong may alam dyan na paano kontakin si Sir Tulpo, i-message nyo lang ako sa ano ko, sa video ko. Anong pangalan nyo, Nay? Teresita Mendoza. Teresita Mendoza? Mendoza. Mendoza? Oo. Ayun. Bali, hindi ko lang alam kung paano ito makontak si Nanay kung halimbawa sakaling may ano. Yun ang sabi ko sa iyo. Hindi ako makukunta. Sakaling, anong lugar yung tinitirahan nyo, Nay? Masagana, Upper Bicutan. Ano? Yan, Masagana. Tagig. Kilala naman kayo doon? Oo naman. Yun, Masagana, Upper Bicutan, Tagig. Oo. Kila si Nanay? Teresita. 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 Yun, pero alam ko rin yung lugar kung saan siya sumakay doon. Tagaroon siya. Sa may Masagana pala ang lugar na yun, no? Mm. Ayun. Mahirap din ang kalagayan ko rin kasi yung video ko walang tagahawak, ako lang naghahawak, nagda-drive pa ako. Bawal to pero ginagawa ko lang to para kay Nanay. So mamaya na libre na lang kita ng pamasahe mo. Salamat anak. Hindi na kita sisingilin. Salamat. Nag-iisa na lang din siya sa buhay niya. Mag-iisa lang siya, wala siyang pamilya na. Wala kang anak, Nay? Wala. Sa Bisaya mayroon. Sa Bisaya anak ko. Ah, sa Bisaya. Asawa ko, wala. Patay na rin asawa niya. So, nasakay ko lang to. May tumulong lang din sa kanya pumara ng taxi. So, yung hatid ko ngayon sa Baclaran, kung saan siya nagtitinda. Ang amo niya, ano, Muslim na yun, no? Mm-hmm. Yun. Muslim yung, ano niya. So, abang na lang mamaya pag nandun na tayo sa Baclaran kasi mahirap, baka masita tayo ng polis pag makita tayo naka-video habang nagdo-drive. Sige, salamat. Hindi, tatabi muna tayo. Oo. Para maganda yung ano natin. Ayun, tanungin natin si Nanay kung anong gusto niyang ano, hingin kay Sir Tulpo kasi alam ko si Sir Tulpo nagbibigay ng ano, tulong yan sa mga nangangailangan. So, Nanay Teresita, anong gusto mong panawagan kay Sir Tulpo? Sir Tulpo, tulungan mo naman ako dahil matanda-matanda na ako, pilay pa ako. Wala man lang tumutulong sa akin. Tulungan mo naman ako. So, yun, si Nanay, bali, sobrang idol niya si Sir Tulpo. Araw-araw kayo nanonood, Nay? Oo. Yun, araw-araw ay nanonood kay Sir Tulpo. Wala yung hirap lang ano.
Hirap ng ano niya, nakasaklay pa siya. Mamaya bidyohan ko kung pagbaba ni nanay. Bidyohan so, ako anak para mabidyo. Ipakita mo dyan. Oo, sige, sige. Yun, so ito na yung si nanay, oh. Yung kalagayan niya. So nakasaklay pa siya. Baka pwede kayong tumulong para kay nanay. Alisin pa ang Christmas ko. Ipo. Ngayon na, picturean kita, nay. Oo, nanay ito. No. Si nanay. Alisin ko, baba ko. Ito yung kalakayan si nanay. Si nanay Teresita Mendoza. So, naghingi siya ng tulong kay Sir Tolpo. Sana matulungan nyo. Nakasaklay siya ito. Saklay niya. Sige po, nay. Ah, sige po. Sige po. Ay, si nanay, naglalakad na. Papunta ng tindahan nila. Pwesto. Sige po, sige po. Ingat, nay. Alam mo naman, Jonas. Apo, apo. Gano'ng kahirap yung kalagayan na nanay. Titinda pa yan. Yun, so nakababa na nga si nanay dun sa may baklaran, no? Naawa lang kasi ako dun sa, talagang nakakaawa yung kalagayan ni nanay kasi nga sa sitwasyon niya na nag-iisa lang siya sa buhay. Yung asawa niya, patay na daw. Tapos yung mga anak niya nasa probinsya. So, pasensya na kayo kung nag-video ako na nag-drive kasi nagkwento kasi si nanay tungkol sa buhay niya. Tapos para tumawad na siya kung isandaan lang daw pamasahin niya. Sabi ko, huwag kang magalala nanay kasi lilibre na lang kita. Tulong ko na lang sa kanya. So yun, manawagan lang ako doon kay, Sir Tolpo, Sir Rapi Tolpo, na sir, baka pwedeng tulungan niyo si nanay. Gustong-gusto niya kayong makausap para humingi ng tulong. Alam pa nga niya yung birthday niyo. Ngayon pala birthday niyo, sir, hindi ko alam. Nanonood din ako palagi sa inyo pero yung birthday nyo ang hindi ko alam. Si nanay nagsabi sa akin kaya nagulat rin ako sa sobra niyang araw-araw daw siya nanonood sa inyo. Kaya yun na lang, panawagan ko po, sana matulungan nyo si nanay Teresita Mendoza. Kung gusto nyo pong makontak siya kasi wala daw siyang cellphone, mag-PM na lang po kayo sa kay Ma'am Chari, yung ano ni Sir Tolpo. Kung gusto niyo pong tumulong kay nanay, mag-PM lang kayo doon sa, o kaya mag-comment po kayo doon sa ko, sa video kasi i-vlog ko to mamaya-maya lang, i-upload ko to. So yun na lang po, sana matulungan natin si nanay, dahil para doon sa video ko, sana makatulong din ako kay nanay para dahil sa akin makunta kayo. So yun na lang po, kung sinong nakakalam paano kontakin si Sir Tolpo, mag-PM na lang po kayo sa ko. Mag-comment na lang kayo doon sa video ito, sa vlog ko. Sige, yun na lang po, hanggang dito na lang muna. Kasi mamasada pa ako. Maraming salamat. Bye-bye.